At sa wakas ay natapos na rin ang ginawa nating flower pot stand. Pero siya. Lagyan lang namin ng round board. Parang flooring niya. Maganda ba? Oh yeah. Right. Ituturo ko sa inyo lang step by step, kaya huwag kayong umalis. Oh yeah. Isang magandang umaga na naman po sa inyong lahat, mga amigo. Ito na naman ang Reminalds TV. Trabaho lang, wala personal ang daya ng buhay, ay well or well lang. At ito yung project natin ngayon, flower pot stand. Oh yeah, alright. Oh yeah. Hindi to sa akin na design, kasi order lang to. Alright. Mukhang fresco tayo ngayon kasi bago tayong ligo. Oh yeah. Sa loob ng isang taon, ngayon lang nakaligo. Right? Joke, joke. Joke lang. Gagawin namin ito ng partner kong si Bernie. At isi-share namin kung paano namin ito gagawin. Kasi gagayahin lang namin yung design. Pero mayroong bago-baguhin. Oh yeah. Isi-share ko to step by step. Oh yeah. Pero bago ang lahat, huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel, Reminald Saving the House Show. Trabaho lang, wala personalan dahil ang buhay ay weller weller lang. Unang step ay gagawa tayo ng bilog. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko gumawa ng bilog, ang makalumang style. Yeah, una ay kumuha ka ng karton at punitin mo, siyempre. Pero kung meron kang gunting, guntingin mo na lang para malinis din. Alright? Guhitan mo kung ano kahaba yung gagawin mo. Oh, yung wide lang bilog. Ginawa ko ay 8 inches. Kaya ginawa ko, hinati ko yung 8 inches, binagyan ko ng butas. Yan, nasa 8, tapos yan ay 4. Kaya, bakit 4? Lalagyan ko yan ng pangguhit. Ang ginamit ko pangguhit ay welding rod lang kasi nakalimutan kong dala ng lapis. Oh, yan. Kaya yun lang ang ginawa ko. Yung isa ay nasa 4 at yung isa ay nasa 8. Tapos iikot-ikot mo. Iikot-ikot lang. At pagkatapos ay sundan mo ulit ng steel chok para makita mo yung guhit na nilagay mo. O yung pattern mo na circle. Perfect circle. O yeah. At pagkatapos ay kumuha ka ng lubid o kung anong mahaba para iikot mo. Tulad ito. Yan. Wire lang ng gabit ko. Wala kasi makita. Iikot mo. Tapos lugyan mo ng guhit. Yan, may guhit sa dulo. At pag umabot siya sa dulo, yan yung kukunan mo ng sukat. Tingnan nyo. Yan. O, ha? Tapos, sukatin mo ng steel tip. Pero may ibang paraan para makuha yung wide ng bilog. May technique yan. Pwede kong i-share sa inyo, pero comment na lang kayo. Oh, yeah. Yung ginagawa ko ay kinukuha ko yung sukat ng bilog para hindi mahirapan. Kaya gumawa ko una ng bilog na drawing para doon ako magsukat. Okay? At isang katangahan na naman ang akin nagawa. Hindi naman na record yung ginawa kong bilog o ginawa namin ni Bernie na bilog. Tanga-tanga talaga. Kaya next step na lang, gagawa na lang tayo ng base o parang binti niya. Okay? At ang ginamit kong materials ay square tube na D1 o 1 inch 1 by 1 na screw tube. Tapos kinuha ko na naman yung sukat at kinat ko na naman para kurting bilog rin. O yeah, isi-share ko na lang sa inyo lahat ng detalye ng sukat. Kalimutan ko kasing i-detalye nung una. Alright, ang ginagawa ko ay kinukuha yung kuyong sukat ng kakatingin ko para mag-curve siya tulad nung isa. Yan. Right? At ang gagawin niyan ay ito. Ito yung design. Oh yeah. At ang sukat niyan ay 23 inch by 11. At depende na yan kung gano'ng kalaki ang gagawin nyo. Oh yeah. Para sa pag-curve niyan ay
ang distance ng kinakat ko ay 1 inch. Tapos, pabawasan siya ng 5 mili. Nang sa ganun, pag nakat na ng 5 mili, nakuna ng 5 mili, yun yung magiging spacing niya para maging curve siya. Alright? Ito nga pala yung kakatingin. Yan. Tapos, yung isa ay nakat na at na-curve na. Alright? At dipindi na rin yun sa inyo kung gano'ng kalaki yung gagawin nyo. Kaya nang bahala sa sukat. Sa nakikita nyo, kinakat ko na yung gilid at may bawas ng 5 mili para maging spacing niya sa pag-curve niya. Oye? Yeah. Babala! Asawa ni Babalu! Pag nagkakat kayo o nagagrind, ay kailangan magsuot kayo palagi ng eye goggles o protector. Eye protector. Nang sa ganun, hindi matamaan yung mata nyo. At baka mabulag kayo. Bulag na nga sa pag-ibig, bulag pa sa paningin. Oh yeah! Pero bago ang lahat, sana huwag niyong kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel, Reminals TV in the House. Yo, trabaho lang, walang personalan, dahil ang buhay ay welder-welder lang. Ito po ay isang video na pag-share ng kaalaman, karunungan, at kalukuhan. Oh yeah! Isishare ko po sa inyo lahat ng nalalaman ko at na-experience ko sa aking trabaho sa araw-araw. Oh yeah! At yung mga nakaraan ko rin experience, isishare ko na rin kung merong oras. Oh yeah! Ang pag-building ay hindi lang isang trabaho. Isa rin tong uri ng art. Kasi, gumagawa ka ng iba-ibang forma. Ulisin nyo. Kung maaliw ka naman sa ginagawa mo, isa talaga itong art. Alright? Kahit alam natin na isa itong mahirap na trabaho, pero kung masaya ka naman sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman ang pagod. Kasi masaya ka sa ginagawa mo. Ulit-ulit lang. Alright. At sa paggawa mo ng mga disenyo, pagkatapos mong magawa yung design na gusto mo, ang sarap sa pakiramdam pag nakikita mo na tapos na yung ginagawa mo. Okay? At pinarcorp ko na yung bulol ako. At na-curve po na. At itutuloy na lang ni Bernie. Nalagyan ng poste eh. At isang katangahan na naman ang nagawa. At hindi na naman namin na video yung paggawa ng poste eh. O yung parang haligi niya. O yeah. At ang taas niyan ay 5 feet. Right? Yung isang poste ay nasa gitna, yung sa harapan. At yung dalawa naman ay nasa likod. At iniskwala na ni Bernie para itak bago lagyan ng mga bilog. Oh yeah. At kayo na rin bahala kung gano'ng kalayo yung nasa likuran. Yung dalawang poste nasa bandang likuran. Alright? Kasi yung sa amin, ang ginawa namin ay yung siniguro lang namin yung nasa gitna. Yung nasa harapan. At tansya-tansya na lang yung gilid. O yung sa likod. Para sa bilog. Alright? At kayo na rin ang bahala kung anong gagamitin yung materyales sa poste. Yung sa amin, tubular pa rin. Pantay lang yung sa base niya. Pwede naman kayong gumamit ng angle bar o square bar na malalaki o tubo, GI pipe. Kayo na ang bahala. Basta yung sa amin, tubular lang. Pero mas advantage yung tubo o yung angle bar na makakapal kasi yung ginamit naming tubular ay medyo manipis para makasave rin. O yeah. At bago magpatuloy, silpi-silpi muna. O yeah. Maji. Ang ginagawa namin ay sinusukat namin yung bilog para makipantay kasi hindi namin matansya kasi medyo mahaba-haba. Hindi pala 5 feet yung nagawa namin, sumobra siya ng kutik kasi mayroong nakabaluktot. Oh, may nakaharang pa. Artista yan. Yan si Amo. Bangul din. Alright, sama sa YouTube. Inuna namin nilagay yung bilog sa ibabaw. Nang sa ganun, hindi siya magalaw. Oye? At sinusukat ko na ang distansya ng bawat bilog. Alright? Yung distance niyan, yung isa ay nasa 1 feet. Tapos, yung sa alternate niya sa likod nasa 2 feet.
kasi yung 1 feet ang pagitan nila. Para medyo maano naman. Medyo malaya-laya ang kuti. Baka mahaba yung dako ng bulaklak. Alright? So nakikita nyo, nilagyan namin ng angle bar. O yung tubular pala para guide sa paglagay ng bilog. Hindi kasi agad mapantay kung mano-mano lang yung pagkalagay mo. Kailangan mo rin lagyan ng guide. Okay? Ang size pala ng round bar na ginamit namin na bilog ay 12mm. Tapos yung pang grills niya o yung mga parang flooring niya ay 10mm. Ito ang project namin ngayon, ang flower pot stack. Alright, limang bilog ang kinabit namin. Ayun ang bahala kung gano'ng kalaki na naman yung gagawin yung bilog o yung size ng materials na gagamitin nyo. Mas maganda yung maliliit kasi madaling baluktutin, ito ay mas matigas, right? At sa nakikita nyo ay gumagawa ako ng design na brace niya para sa gilid niya nang hindi mabigatan agad yung flower pot stand. Oh yeah, baka kasi malalaki yung flower pot na ilagay, kailangan din natin ng patibay tulad niya. Yan, ilalagay niya ni Bernie. Oh yeah. At pagkatapos niyan ay lalagyan na naman namin ang round bar na parang grills niya o flooring. Oh yeah. Kung nagustuhan niyo ang video na to ay huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share and subscribe to my YouTube channel. Alright. At nilagyan ko na ng round bar. Medyo malalaki yung ilagay ko para matibay. Oh yeah. At ipupulwil ko na nang sa ganoon ay matapos na ang trabaho ko. Alright? At kung nagustuhan nyo ang design na to, sana ay mag-comment kayo. At kung may gagawa kayo o may gagawa sa inyo ng tulad dito, ay pwede bang i-share nyo sa akin? O yeah, nang sa ganoon makita ko rin kung gano'ng kaganda ang ginagawa nyo. O yeah, kung hindi nyo nagustuhan yung ginawa ko, ay skip nyo na lang. Alright? Pero huwag nyo sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Reminals TV in the house, yo. Trabaho lang, walang personalan dahil ang buhay ay welder-welder lang. Ito po ay video na pagsishare ng kaalaman, karunungan, at kalokohan. Oh yeah! Maraming salamat po sa inyong panonood. At umabot kayo sa oras ito at nanonood pa rin kayo. Ay, thank you. Hanggang sa muli. Paalam. Bye-bye. Babu.